So nagawa na yung wiring ng idle up nito. Ito, ito yung sira. Ito yung nag-iingay. So pinalitan ko yan. Ayan, naka nag-iingay lang siya pagka wala siyang aircon. Kasi may problema na nga ito. So yung problema na to, pinanapan ko siya ng panibagong ikakabit. So ayan na, at gumawa ng panibagong wiring. Kasi kanina, pag nire-rip to, maingay itong yung bulb na yan. Wala nang hagot, wala nang ingay ng vacuum. So, okay na yan. Nang dahil dito, at binaguhan ko siya ng wiring kasi baliktad yung nangyayari dito. Pag nag-unta, doon lang hindi siya nagbibigay ng hangin, so baliktad. Dapat pagka hindi ka nag-on, naka-open yung hangin yan. Ngayon yung wiring niya ginawa dyan, saka yung relay. May protection na fuse. Yung supply niya galing sa ignition switch. So, ito na ngayon ang resulta niyan. Yung idle up nito. Ayan yung normal na RPM niya. 8 or 7, something lang yan. Or 8 na. So, i-aircon mo nga dyan. Titingnan natin kung gagalaw ito. Ayan yung idle up niya. Tumataas na yung RPM niya pag naka-aircon. So, okay na yan. Nagawa na yan. Patayin mo nga uli yung aircon mo. Ayan, bumabagsak na siya yung RPM niya. I-aircon mo dyan. Ayan, umangat na siya. So, okay na yan. Pagka walang aircon, patayin mo nga dyan. Naririnig yung higop ng vacuum dun sa bulb na yun eh. So, hindi naman na siya naririnig dun. Normal na siya. At ganyan kababa yung RPM niya. Aircon mo ngayon. Ayan, kusan na siyang tumataas. Kusan tumataas na yung RPM niya pag naka-aircon. And dahil dun sa bulb tsaka yung wiring na ginawa, umuki na siya. Wala na rin yung hago. Patay mo na yung aircon na yan. Okay. So, pinalitan ko yan. At konting wiring. So, okay na. So, i-aircon mo nga dyan. Paparinig natin dito. Yun. Yun yung tamang sequence nung pag naka-AC ka, magka-idle up siya. So, patayin mo aircon. Okay na muna yan. Patayin mo na. Ang gagawin ko naman dito ngayon is yung kung paano babalik sa original niyang pag-ooperate. Kasi ito, ang nangyari dito, pag on pa lang ng switch, maandar na yung pan na yan. Ito yung ginawa ng gumawa nito nagdaan. Depression siguro. Aalisin ko na lahat to. Ibabalik ko na siya sa original niyang wiring. Yung original na wiring talaga nito, pang Corolla. Yun ang i-apply ko dito. Itong sa sensor, thermosensor na to, yan, pag hinugot mo to, dun lang dapat siya aandar. Kasi ground to eh. Yan. Nakapirme yung ground yan. So, ibabalik ko siya sa original circuit ng pang Corolla mismo. Ibabalik ko yun. Ito, aalisin ko na to. Kaya ako sinabi, ibabalik ko yung original ng wiring nito kasi since nung nakaraan 1988 na nasa Saudi ako, inalam ko lahat yung circuit nung cooling pan na yan. Kaya alam na alam kong ibabalik ko to. Lalo na yung sa aircon nito. Ang wiring nito, yung circuit nito sa compressor, inandudoon yung fuse sa loob ng passenger side
sa baba, nandoon yung relay ng aircon ng min, at ito naman yung sa magnet coil ng compressor. Kaya mababalik ko sa original to kasi alam ko ang circuit ng original nito. So ito, alisin ko na yan kasi lagi nakarekta yan. Pag on pa lang ng switch, under na. Tinanggal ko lang yung baterya eh. So alisin ko to. Pero bago ko gawin, na totoo nga ito, kukuhanin ko yung baterya, kakabit ko yung baterya, at nang makita kung gaano nga katotoo yung sinasabi ko. Jun, alis ka na ba? Tulungan mo nga muna ako. Ibalik mo nga yung baterya muna rito para mapakita ko lang kung gaano katotoo itong wiring nito. Yun yung baterya nito. Yan. Sampa mo lang dyan. Sambay pa ako. Yan, ganyan? Oo, yan. Yan. Sandali, sandali. May naipit na wire doon. Angat mong konti. Ayan. Op. Siya. Bukasin ano to. Wiring na to. Pwede bang alisin mo na to? Alisin mo muna yun. Ano ba yun, Juan? Okay, narin ko muna. Pwede na yan. Ang gagawin mo, iwan mo yung susi. Andun sa may bubong. So ayan, pag on yan, makikita nyo na kaagad dyan, naka on yan. Ibabalik ko lang itong iwan mo na. Ayan o, tumikot na kaagad. Ngayon tatanggalin ko tong relay. Diyan, halika. Ipakita mo tong pan tsaka itong relay, huhugutin ko. Ganyan lang, oh. Nakikita ba? Ayan, tsaka yung pan umaandar, diba? Huhugutin ko to. Umaandar pan yan, eh. Huhugutin ko to. Diyan, alis ka na nga dyan at maingay yan. Dito banda. Ayan. Huhugutin ko na tong relay. Ayun oh. Ayun oh. Ito yung relay na nirikta diyan. Kakabit ko. Tanggalin ko. So itong sirkuito na to na ginawa nung gumawa nitong electrician, aalisin ko na to. Ibabalik ko na siya sa original niyang circuit. Mamaya papakita ko. Alisin mo na tong baterya. I-off mo na 'yan. Oh, off muna muna. Sana hindi nasunog yung original na ganun. Pero kahit nasunog na, pati ito, tatanggalin ko itong fusebox na ito. Ito, alisin ko to. Ibabalik ko siya sa original na wiring niya. Hindi dito pa naman yung original na mga wiring niya. Ang daming mga nilagay na wire dito. Okay na pa? Okay na, sige na. Ito yung connection niya. Okay. Yan lang muna. Ito, nakuha ko na yung sirkuitong tama nito. Ito yung fuse nito. Busted. Yung main fuse ng pan number 1. Ito yung cooling pan number 1. Lagay naman dyan, burado na lang.
Dito, burado na lang. Yun yung cooling pa number 1. Tapos, yung fuse dito na 30 amperes. Ito, busted na yan. Wala na yan. Nakalagay ito. Hindi mo nakikita naman to kasi nga yung sa ilalim ang putok. Sa ilalim ang putok niyan. So, ginawa ko na lang ng paraan niyan. Dahil wala akong ganitong fuse. 30 amperes lang naman to. So, gumawa ako ng fuse na 30 amperes. Ito na yung fuse na yun. Yan. Kinuha ko lang yung dating terminal niya. Yung terminal dito, hinugot ko lang, nilipat ko sa 30 amperes na fuse. Original fuse to, surplus. So, ikinabit ko na dyan kasi yung isa na to, ito yung relay ng cooling pan niya. Dapat dito may supply. Walang nakalagay na supply dito. Dapat ganyan. Yan, dapat mayroong 12 volts. So, ito, pag nabuo na to rito, itong papuntang relay, mayroon dapat siyang supply. Ide-deliver niya papuntang pan. Ito yung sa pan, motor. So, pag nilagyan ko to, dapat magkaroon niya ng supply. Itong terminal na yan. So, ikakabit ko na to. Ah, kasi hindi ka naka-on dun. Oo. Sige nga, i-on mo nga. Naka-video ka na? Oo. So, ito na yung fuse, temporary, na ginawa ko. Pero pwede pa matagalan to kasi 30 amperes din naman siya. So, kinuha ko lang yung terminal para makabit dito. So, ito, may live siya. Pakita mo yung ano. Mayroon siyang 12 volts, 13 volts. Galing niya ng susian. So, kailangan isusi mo siya para magkaroon. So, itong linya na to, itong linya na yan para dito sa relay, dapat magkaroon yan pagka ikabit yung fuse. Magkaroon? Magkaroon na. Ayun, magkaroon na. So, pag yan nagkaroon, mayroon ang papuntang dahil ito yung sarili, magkakaroon na yan ng contact papuntang pan. So, ririktahan ko muna. Ayun, umandar yung pan. So, itong relay na to, normally closed to. Itong relay na to. Pag ikakabit ko siya rito, at naka-on, aandar. Pero dahil hindi nakakabit yung socket niya dito sa thermo switch niya, pag ikakabit ko to, makita? Pag ikakabit ko to, magka-cut off yan. Dapat nag-draw niya. Ayan, dapat ganyan yan. Ah, dahil mainit. Mainit siya. So, kunin natin yung isa. I-off mo muna. Mali itong nakuha ko. Sige, patayin mo na rin. Oh, ayan, naka-on na. Ayan, naibalik ko na sa dating circuit ng pan niya. Ito yung sarili niya. Ayan, kakabit ko. Tingnan mo rito. Pag isasaksak ko itong thermo switch niya, dapat mamamatayan. Dapat ganyan, patay. So, pag inopen mo to, dahil rekta, aandar yung motor nyan. Bibitay yung ground nito eh. Ayan, nare-ready na. Pakita mo yung motor.
Kakabit ko to. Ayan, alam. Yan yung original na wiring niyan. So okay na tayo diyan. Lalagay na lang kami ng coolant dito kasi tubig na lang din nakalagay dito eh. Okay na rin yung wiring dito. Pati yung wiring nitong aircon na to. Okay na yan. At okay na rin to. Dalawang fuse pinalitan ko rito. Ito busted, ito busted. Ito yun. So naayos na lahat yan. Naibalik yung relay. Pinatay mo na ba yung susi doon? Hindi pa. Hindi pa. Bale. So okay na yung circuit ng cooling pan niya. Naibalik na sa dati. Feeding muna kami ng air sa cooling system nito, ayan. Para mawala lahat yung hangin yan. So, bleeding muna kami. Naayos na lahat yung circuit nung tamang circuit ng cooling pan ng Corolla Big Body. Corolla Big Body, Small Body, isa lang ang sirkuito nun. Pag tinanggal mo yung thermo switch nito, aandar yung pan yan. Ayan o, oh, umandar yung pan o. Oh. Ibabalik ko to. Yung thermo switch na yan, ibabalik ko yan. Ihinto yung cooling pan. Yan ang tama. Pag nag-reach ng 82 degrees Fahrenheit, magkakaroon na mag-a-under na itong cooling pan na to. Siya ang magde-deliver ng, siya puputol ng ground papunta ng relay. Yung relay na gamit nito, normally closed. So, i-aircon na natin. Alam mo yung aircon? Sige, aircon mo nga. Ihigop to pag naka-aircon yan. Tumaas na yung idling nito. Ibig sabihin naka-aircon na yan. Aalisin na lang namin yung bula nung cooling system nito, yung air na nasa loob ng cooling system, para hindi mag-cause ng overheat yan. Kasi pagka kulang sa tubig, may hangin, mag-cause ng overheat yan. Nakita mo. Obserbahan na namin siya ngayon kung paano gagamit ang cooling pan niya. Wala na muna ang aircon, titingnan ko muna kung mag-accurate yung cooling pan niya. Sa ngayon hindi pa siya umaandar. At yung temperature niya, yan ang temperature niya. Yan ang temperature niyan. Titingnan ko kung hanggang saan ang init nito bago umandar yung pan. Dito lang maririnig naman na yun eh. Yan yung pan niya. At yan yung RPM niya. So, yung RPM na yan, pag naka-aircon, yun, pumapalo naman. So, papatayin ko yung aircon niya.
So wait na lang hanggang saan yung pag-andar ng cooling pan nito. Mag-o-observe ako ngayon kung hanggang saan na-andar yung pan nito. Kasi binili ko na sa original yan. Nakakabit na yung thermosensor niya, pati socket niya. Ayun, gumana na. So nag-accurate na yung cooling pan nito. Gumagana na rin siya. Tapos maya-maya makikita mamamatay na rin yan. Wala pang aircon yan. Yan lang muna, sa makina lang muna. Ayun, namatay naman na siya, oh. So yun yung tamang ginagawa nung pan na yan. Yan yung original na circuit na dapat yun ang i-apply sa kanya. Kaso iniba, binilagyan ng panibagong relay, kalat-kalat na wiring. Oy, pero ngayon ito yung original na circuit niya. Maya-maya makikita nyo, ha-under na naman yan. Ayun na naman, gumana na naman. So, okay, accurate na yung cooling pan niya. Antayin ko na lang yung pagpatay niyan. Ayun, patay na naman. So, okay na yan. So, wala na yung wiring na nagkalat dito na nilagyan ng relay. At ang ikot ng cooling pan is tuloy-tuloy. Hindi na ibalik sa tamang function niya. So, ito yung mga sira. At ito yung relay na wiring na nilagay dito sa singit na yan. So, inalis ko yan. Binalik ko sa original. Okay na, nag-accurate na yung cooling pan niya. So, ito yung unang ginawa sa idling niya. Yung idle up niya, problema. Yan, okay na ngayon. Yan naman yung sa cooling system niya, sa cooling pan circuit niya. Ibinalik ko na sa original. Ayan, pag nag-aircon ngayon, ayan, tumataas na siya. So, nakuha na yung tamang function na naman yan. So, okay, magtitesting na lang kami. Tapos na yung dalawang problema ng wiring. So yung ingay na lang dito sa side ng kanan na yan, sa suspension na yan, yun na lang aayusin namin. Thank you.